Javier De Leon, shout out din po sa iyo. Ah, ito yung si ano, si Berador. Shout out kay Javier De Leon, dating Berador. Para mga kapatid, mga kababayan, narito na naman tayo sa ating channel. At kumusta kayo mga kaibigan, mga kapwa ko FW, mga kapwa ko Pilipino. May galap shout out sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan. So mga kapatid, mga kababayan, narito na naman tayo upang gumawa ng panibagong reaction video. At ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ay kay Robilin. Ang pagbabago ni Robilin, mga kapatid, mga kababayan. Kasi matatandaan natin, mga kapatid, mga kababayan, nung unang-unang makita ito ni Mr. Binti Boy, parang wala nang kapag-asa. Totoo yan, mga kapatid, mga kababayan. Sabi ko nga, nung unang makita ko to at mapanood ko kay Mr. Binti Boy, sabi ko, salamat, magkakaroon na ng kaunting pag-asa ang buhay ni Robilin. At ngayon nga, nakita natin na unti-unti nang nagbabago ang buhay ni Robilin. Hayaan nyo, mga kapatid, mga kababayan, at panonoodin natin kung ano pa ang malaking pagbabago sa buhay ni Robilin. Pero bago yan, ay hayaan nyo muna na alamin natin kung bakit tayo nandito sa Kalingap. Bakit nga ba tinawag tayong Kalingap, mga kapatid? Marahil marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi at mga nagsasabi na Kalingap tayo. Mga Kalingap tayo. Kalingap partner tayo. Para sa akin, mga kapatid, kaya ako ay nandito sa Kalingap sa pamumuno ni Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rap upang makatulong sa ating kapwa Pilipino. Narito po ako, mga kababayan, upang isaayos natin o palawakin natin ang pagtulong ni Kuya Bal Santos Matubang bilang isang Kalingap. Yan po ang aking pagkakaunawa bilang isang Kalingap officer. Hindi ko po sinasabi na nauunawaan ko ang lahat ng mga bagay, at hindi ko po sinasabi na ako ay kasama sa mga taong magagaling. Aminado naman po ako na hindi po ako nakikipagtalastasan ng talino, hindi po ako nakikipagtalastasan ng mga opinion, kasi iginagalang ko po ang bawat opinion nyo. Ang tanong ko lang, bakit nga ba tayo nandito sa Kalingap? Ano ba ang intention natin kung bakit nandito tayo sa Kalingap? Di ba ang makatulong lang sa ating kapwa Pilipino at mapalawak ang mga ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rap? Kasi kaya nga tinawag na Kalingap, upang kalingapin natin yung mga tao na medyo nawawala na ng halaga o nawawala na ng pag-asa. At yan naman talaga ang programa ni Kuya Bal Santos Matubang, di ba? Yan ang programa ni Kuya Bal Santos Matubang. Eh, pero bakit? Ang tanong ko, sabi tayo ng sabi na nandito tayo sa Kalingap, pero bakit, ano ang nangyayari nga ba sa atin? Nakikipagtalastasan tayo ng talino, nakikipagpagalingan tayo. Bakit hindi po kinakailangan natin na makipagtalastasan ng talino at makipagtunggali sa kanilang mga opinion? Ang mahalaga po, mga kapatid, mga kababayan, ay makatulong tayo sa ating mga kapwa Pilipino na talagang alam natin na wala ng pag-asa. Katulad na lang nitong si Robilin, papaano na lang kung hindi natagpuan ni Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Jason at Kalingap Rap, di ba? Kaya nandito tayo sa Kalingap upang ayusin natin, o ibig sabihin ko, pangalagaan natin ang ibinigay ni Kuya Bal Santos Matubang na pangalan sa atin bilang isang Kalingap partner o isang Kalingap reactor. Yan po ang ating pangalagaan, mga kapatid, mga kababayan. Kasi kaya po tayo nandito, mga kapatid, mga kababayan, upang ipalaganap natin yung magagandang ginagawa ng grupo, katulad na lang ng mga ginagawa ng UNICAP, ginagawa ng ni Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rap. Pero bakit parang iwan? Tara na, mga kapatid, at puntahan na natin ang video kung saan makikita natin ang malaking pagbabago ni Robilin. Tara. Kahapon nga ay may nagdaan na andun yan, di kakwintuhan po namin, nagkain tayo sa inyo. Sabi naman, Ate Lode, ano ba kayan dala-dala mong sako? Sabi naman nung kausap, ay gatong na nga ako, mabuti ka't hindi ka na gatong. Tapos nagtawa siya. Tawa. 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 Tawa.
Jojo. Wala na alam. Kinala niya mga tao. Namamasa na siya ngayon. Dati di ba siya na mga alam? Yung nagtahin nung baro ng elementary maalaan. Wala na siya ngayon? Salamat. Salamat. Ito. Ito. Hmm. Tinanong mo daw kung tinanong mo, magpunta ka dito na wala. Alam niya, aware siya sa mga sinasabi namin. Ano, tatandaan niya. Tanong daw nga. Nagkikinig buds, no? Hindi nga ako ang nagsira niyan. Sila nga ang nagsira. At ano, hindi sila makapasok. Yeah. Sabi daw, tara doon. Eh, yan naman ang nagsira. Ay, wala naman iba kung ano, hindi yan naman sira. Hindi na ako nagsira. Ano? Nakabihis na nga daw. Nanditrip na si Ruby. Ya, ano na yan? Sabi nung sa mga ngayon. Baka masuwa siya. Pati chinela kayo titignan. Hindi siya. Ano? Mabait talaga si Ruby. O, sinong may sakit? Nakatulala na. Ay, alas 12 na. Mabilin, salita na, alas 12 na. Ay, oras pati ang sasabihin niya na pagligo. Cinderella mo nga, ano? Alas 12. Cinderella! Cinderella! Alas 12 ay. Kayo ba? Ayan mga kalingap yung update kay Ruby Lynn para sa mga nagtatanong po. Nagkakamusta kay Ruby Lynn? Matagal din po kasi kami hindi nakapunta kasi nga yung marami tayong sinusunod po yung tinatrabaho natin na pinapabahayan. Kailangan po kasi tayo doon para mag-order ng materyales, para magbayad sa trabahador. Kaya ito po si Ruby Lynn at maganda po yung kanyang improvement. Maganda yung kanyang ininom na gamot kasi pansin po natin yung pagkabago talaga sa kanya simula nung una natin siya nakita. Kaya maraming salamat po sa inyo mga kalingap. Bago natin itong buhay ni Ruby Lynn, kahit paunti-unti ay natutulungan natin siya mabago ang kanyang buhay. Mga kalingap, maraming salamat po sa inyo at God bless you all. Jesus loves you mga kalingap. Ruby Lynn, kilala mo ito? Ayan. Teacher? Hello, Ruby Lynn. Kanina sabi, masaya ka. Masaya ka na? Nandito na si Kalinga Prab. Nandito na ang K-5. Oh. So, masaya na si Ruby Lynn, mga Kalinga. Parang malungkot pa rin? Ang linis-linis na ah. Hindi ko naglinis dito? Sino parang linis, Ruby Lynn? Yan, yeah, nangingiti nga siya eh. So ayun nga mga kapatid, nakakatuwa naman, palakpakan natin ang Team Kalingap at sumasaludo tayo sa Team Kalingap kasi nga nakita natin ang malaki ng pagbabago ni Ruby Lynn. Nakita natin mga kapatid, mga kababayan, na nakakakilala na si Ruby Lynn at ultimong yung tahi ng damit ni Ruby Lynn nakikilala na. Di ba napakasaya mga kapatid, mga kababayan, kung pagpupukusan lang natin mga kababayan ay ang pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi natin pagpupukusan ng pansin o pag-uukulan ng pansin ang mga issue-issue, yung mga bagay na lumalabas sa iba't ibang mga channel. Sana mga kapatid, bilang isang kalingap, pangalagaan natin yung ibinigay na pangalan sa atin ni Kuya Bal Santos Matubang. Kasi mga kapatid, mga kababayan, hindi po ako nagsisipsip at hindi rin po ako nagpapalapad ng papel. Pero sa 1,000 na vlogger sa mundo, iisa pa lang po si Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prab na pilit tayong iniunawa. Pilit tayong niyayakap kahit alam naman natin na minsan ay nagkakamali tayo. At hindi naman tayo perfecto pero nauunawaan nila ang mga bagay-bagay. Pero ang tanong ko, pag may maling desisyon si Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prab, napakalaki ng ating mga sinasabi. Hindi man lang ba natin naisip yung mga ginagawang sakripisyo ni Kalinga Prab at Kuya Bal Santos Matubang? Diba mga kapatid, mga kababayan? Kaya sana mga kapatid, mga kababayan, sa halip na tayo makipagtalastasan ng talino at makipagtalastasan ng opinyon,
Mas magandang gawin natin mga kapatid, mga kababayan. Tuloy-tuloy lang ang gawin natin pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Tuloy-tuloy-tuloy lang ang pagyakap natin sa programa ng Kalingap at pangalagaan natin ang pangalan ng Team Kalingap, mga kapatid, mga kababayan. So maraming salamat mga kapatid, mga kababayan. Ako po ay magpapaalam na. God bless po sa ating lahat.